Good morning mga ma'am, mga sir. So, kakauwi lang natin kahapon or kagabi from Bicol. Today ay ipaparepair natin ito. So, makikita nyo merong scratch. Ano pa dito? Scratch. So, itong scratch na to, tayo na magpipaint yan ng touch-up paint. Pero ito, ipapagawa natin siya today kasi and nakikita nyo, lubog siya. So, meron siyang dent. Hindi naman siya ganun kalalim, pero paparepair pa rin natin. Nakakaano kasi, nakaka-distract para sa akin. So, hindi ko sure kung nakita nyo, pero pinost ko to sa Facebook. Ang nangyari dito, nag-park kami somewhere in Legazpi. Pay parking yun. Isa sa tourist spot nila. Pero yan, nag-park kami doon, tapos pumasok kami kung doon sa tourist spot na yan. Then, pagbalik kami ng parking, ayan. Eh, ganyan na siyang tama. Tapos, yung mga katabi kong sasakyan, nung nag-park kami doon, pagbalik namin, ay mga nakaalis na. So, totally, wala akong alam kung sino nangyari. So, ngayon, papagawa natin dito sa dent, ay papa-PDR natin. So, paintless dent removal or repair. Kung familiar kayo doon, so dalawa yung pwedeng gawin. It's either hihilain from labas or itutulak from loob. Inisip ko siya i-DIY ka, so may mga tools kasi na kailangan para gawin yun and wala akong tools. And magiging busy ako sa work for September, so hindi ko sure kung magkaka-time ako kung i-DIY ko pa. So papagawa ko yan sa labas, tapos ito na lang yung gagawin ko, yung mga scratches. Pag naayos na yung dent nito, ako na rin titira nung scratch nito. Papagawa natin siya ngayon banda sa May Puresa sa Manila. Pero bago tayo umalis, plan ko na tatanggalin ko na to para mamaya mas madali siya gawin. Tsaka makita din kung accessible ba yung dent sa loob para i-push. So sa pagtanggal nito, madali lang naman. May screw dito, tapos may screw dito. Ayan, tapos hilayan lang to, buo to, itong kahan na to. Kung mapapansin nyo, yan lang din yung part na malinis sa sasakyan. Para lang mas makita ng madali yung dent. Ito lang yung nag-hold dyan, yan, yung mga plastic na to. Yan lang yung lock niya. Tapos ito yung screw, tapos yung isa is dito. Na dito tumatama ito, yung bakal na to. So, mas maganda kung meron kayo nung pangtanggal ng mga plastic trims. Kasi may time, lalo na kung hindi pa nabubuksan, na matigas siya. And kapag tulad lang ng ginawa ko, tapos matigas pa, medyo masakit sa kamay. Ayan, sugatan pa ako. Tapos dito, meron siyang plastic. Ayan, nakadikit yan. Pero pwede nyo ito tanggalin. Tapos balik nyo lang. So, tanggalin natin yung plastic. Yung part lang na dito para masilip natin. Tanggalin na din natin to. Parang ganito yung sinasabi ko kanina, pero marami kasing klase nito. So, mas maganda kung kompleto kayo. Ito kasama lang to sa dash cam ko. So, yun. Mukhang accessible naman pukpukin from loob. Ito yun eh. Ito yung part na may dent sa loob. So, ipupush lang yan sa from loob, papunta sa labas. Balik na natin tong moisture barrier yata tawag dito. Tapos, punta na tayo sa shop. Medyo kumalat lang dumikit, pero okay lang yan. Designed naman talaga itong dikit na to para pwede siyang tanggalin and ibalik. Pero kapag sobrang tanggal na, alam ko may nabibiling set na plastic na pwedeng gamitin as ganito. Tapos, may pack. May kasama siya na ganito, na pandikit. Nga pala, pag nagpa-PDR kayo, hindi nyo na kailangang baklasin yung kahano. So, normally, kasama dapat yun sa package nila, yung pagtanggal tsaka pagkabit nung mga plastic trims kung kailangan. Tinanggal ko lang yung akin para makita ko kung ano yung itsura niya from loob yung dent. Tsaka medyo masayon kasi ako sa pagtatanggal ng plastic trims. Kaya kung kaya ko tanggalin, ako na yung gumagawa. Puresa Station.
And ayan, nakabit na natin yung sa loob. Tapos ito na yung itsura niya sa labas. Ayan, kita nyo, wala na siyang dent. Yung scratch na lang. Pero yung pag-fix dito sa scratch, iwalay natin ang video kasi medyo matrabaho to dahil medyo malalim siya. Pero yung dent, ayan, yung dent. Wala na, di ba? Kahit ipuin nyo yung paligid, okay na siya. So, yung inabot pala, yung payment, ay 1K yung siningil sa atin. Actually, meron pa ako na inquire na mas mura. Pero, mas malayo sa area ko. So, from Binangonan ako, yung pinagawan natin is sa Sampaloc, Manila, bandang Puresa Station. So, yung pinagawan natin ay pre-pandemic pa yata. Yun na yung trabaho niya. Ngayon, parang ginawa siya around 5 to 10 minutes lang. Tapos ito lang talaga yung pinagawa ko. Kaso nung tinignan niya, pati daw ito may lubog. Though hindi ko siya pansin nun eh. Pero yan, inayos din niya to. Yan, kung sino man yung nakatama nito. Naka-1,000 na kayo sa akin. Ganun lang pag papa-repair ng dent. Kung meron kayong gusto yung ipaayos na dent sa inyo, check nyo na lang paintless dent removal or repair ng pinakamalapit sa area nyo. Tapos sa kanila na lang kayo mag-inquire. Pero kung malapit kayo sa Manila, lalagay ko na lang yung screenshot nung page kung saan ako nagpagawa. So yung pagpapagawa pala nun, kung napansin nyo, nasa tabing kalsada lang. Kasi nung dumating ako, wala kasing reservation doon. So nung dumating ako, may ongoing na ginagawa. Tapos nung natapos gawin yung ginagawa na van sa loob, umalis daw yung may-ari para mag-withdraw. Problema, sobrang tagal bumalik. Kaya ginawa na lang yun sa akin sa kalsada. Pero okay naman. Ang bilis lang naman. 5 minutes lang yata yun. Sa ibang shop pala, yung isa ko pa na pag-inquiran na mas malayo is sa Montalban, Rizal. And ang singil sa akin doon ay 500 lang. Pero sobrang layo kasi. Tapos sakto nung nagpagawa kami kaba ni Mrs., papunta din kami sa Mandaluyong. Kaya mas pinili ko na yung Santa Mesa kahit mas mahal para along the way na ang pupuntahan namin. Hindi naman along the way pero nasa same ruta. Yan, final look ng before and after. Sa kabila. Yan, diba? Wala na lubog. As na view, diba? I-check nyo sa reflection, doon nyo makikita yan kung meron pa. Yan, sa baba na view. Yan. Ayan, tingnan nyo yung lines nung sa bubong namin. Pantay naman siya, diba? So, bumabalik ulang siya kapag tumama na yung bakal nung bubong namin sa scratch. Yan. Pero paglabas niya sa scratch, yan. Okay na ulit siya. So yan. Yan lang. Drive safe and peace.